Nakulong si Ricky sa edad na 18. Nasentensyahan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pagkalipas ng 39 years ay sakalang nakamit ni Ricky ang kalayaan sa tulong lang din ng taong nagtulak sa kanya sa kulungan. Ano ba ang nangyari at nakulong si Ricky kanung siya naman ay inosente? Mapatawad pa kaya niya ang taong nambintang sa kanya at nagdulot ng kanyang pagdurusa? Narito ang makaantig damdaming kwento ng buhay ni Ricky Jackson. Kwento natin ngayon ay magbibigay aral sa atin kung gaano kaimportante ang pagpapatawad para makapagpatuloy sa buhay. Si Ricky Jackson ay lumaki sa Cleveland, Ohio at panganay siyang anak. Sa edad na 18 ay pumasok siya sa Marines, ngunit sa loob lang ng isang taon ay nagdesisyon siyang huminto at hindi na magpatuloy. Hindi niya aakalain na sa kanyang pag-uwi sa Cleveland ay mangyayari ang insidenteng magdudulot sa kanya ng kalungkutan at hinagpis sa loob ng ilang dekada. Noong May 19, 1975 ay palabas ng isang convenience store si Harold Franks, isang money order salesman, nung may dalawang lalaking gustong kunin ang dala niyang briefcase. Nung pumalag ang salesman ay binuhusan di umano ito ng asido at binaril ng dalawang beses dahilan ng agad nitong pagkamatay. Mabilis na tumakas ang mga suspects, tangay ang $425. Nabarili rin ang may-ari ng tindahan ngunit mabuti na lang at nakasurvive siya. Ang magkaibigang Ricky Jackson, Wiley Bridgman at Ronnie Bridgman ay isa sa mga nakiusisa sa nangyari nung araw na yun dahil nga malapit lang sa kanilang bahay ang pinangyarihan ng insidente. Pagkalipas ng ilang araw ay gulat na gulat si Ricky nung may pumunta na mga pulis sa kanilang bahay at tinampot siya. Isa di umano siya sa suspect sa nangyaring pagpatay sa salesman. Itinuro siya at ang dalawa niyang kaibigan na si Wiley, 20 years old, at Ronnie, 17 years old, ng witness na di umano'y nakakita sa kanila at iyon ay ang 12 years old na si Eddie Vernon. Si Eddie ay isa sa mga batang nakiusisa rin sa insidente at nung nagtanong ang pulis kung sino ang pwede nilang tanungin bilang witness sa nangyari, ay nag-volunteer di umano si Eddie. Si Ricky at ang kanyang dalawang kaibigan na walang mga criminal record ay inaresto noong May 25, 1975. Ito ang testimony ng batang witness na si Eddie Vernon. Sabi niya sa mga pulis na nasa loob siya ng bus nung makita niya ang dalawang lalaki na inataki si Franks habang palabas ito ng kanyang sasakyan at papunta sa tindahan. Ngunit nung nasa trial na siya, ang sabi naman niya ay nasa labas na siya ng bus nung mangyari ang pag-atake paglabas ni Franks sa tindahan. Hindi naman daw nakilala ng may-ari ng tindahan ang mga holdupper. May isang 16 years old na babae naman na nagsabi na nasa tindahan daw siya bago mangyari ang atake at mayroon siyang nakitang dalawang lalaki sa labas at hindi daw si Ricky o ang kanyang mga kaibigan ang mga iyon. Maraming kaklase rin ni Eddie ang nagsabi na kasama nila sa loob ng bus si Eddie nung marinig nila ang putok at wala ni isa sa kanila ang nakakita sa mga holdupper. Ngunit sa kabila ng mga testimonyang ito ay natulan pa rin si Ricky at ang kanyang dalawang kaibigan ng murder at nasentensyahan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Ngunit noong 1978 ay naibaba ang sentensya nila ng life imprisonment upang habang buhay na pagkakakulong. 18 taong gulang lang si Ricky nung siya'y makulong. Ang lahat ng kanyang pangarap sa buhay ay gumuho sa oras na siya'y hinatulan. Hindi naging madali ang buhay ni Ricky sa loob ng bilangguan. Nakikipag-away siya sa mga inmates kung kinakailangan para lang makasurvive. At madalas rin siyang nababartulina at binubugbog.
hindi niya maitatanggi na galit siya sa mga taong naglagay sa kanya sa ganong sitwasyon dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan. At ang mas malala pa ay pumanaw ang kanyang ina, ama, stepfather at ibang mga kamag-anak habang nasa loob siya ng kulungan at hindi na siya nakapagpaalam pa. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya na kailangan niyang tanggapin kung ano ang nangyayari sa kanya. At hindi niya sasayangin ang kanyang panahon sa pag-iisip ng sama ng loob. Sa halip, itinuon ni Ricky ang kanyang panahon sa pagbabasa ng libro araw-araw sa library. Nag-aral rin siya ng gardening at nag-referee ng larong basketball. Sumulat rin siya sa mga journalist, filmmakers at sa kahit sinong maaaring maging interesado sa kanyang kaso. Kahit hindi siya relihiyosong tao, ay nananalangin siya at umaasa na balang araw ay makakalabas rin siya. Ang isa sa kaibigan ni Ricky na nakulong na si Ronnie Bridgman ay nabigyan ng parol noong 2003. Sobrang saya ni Ronnie nung nakalaya na siya pagkalipas ng 28 years. Sa kanyang paglaya ay hindi niya kinalimutan si Ricky at ang kanyang kapatid na nakapiit pa sa kulungan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sila ay makalaya rin. Dumulog si Ronnie kay Kyle Swenson, isang reporter sa The Scene Magazine. Ikinuwento ni Ronnie kay Kyle ang lahat, kaya noong 2011 ay ipinalabas ng The Scene Magazine ang isang artikulo tungkol sa kaso ng tatlo at ang mga inconsistencies sa mga testimonya ng witness na si Eddie Vernon. Sinubukan rin ng reporter na interviewin si Eddie, ngunit tumanggi ito. Kaya kinausap na lang ni Kyle ang pastor ni Eddie na si Arthur Singleton. Sa tulong ng pastor, noong 2013 ay naglakas loob na si Eddie na ilabas ang totoong nangyari. Ayon kay Eddie, nagsinungaling daw siya sa mga pulis nung sabihin niyang nasaksihan niya ang pangyayari noong 1975 at naipakulong niya ang tatlong inosenteng tao. Nais niya sanang mag-back out sa kasinungalingang kanyang ginawa nung ipinaturo sa kanya kung sino ang may sala. Ngunit bata pa lang daw siya noon at sinabi sa kanya ng mga pulis na huli na para baguhin ang kanyang testimonya. Humagulgol di umano si Eddie nung ipinagtapat niya ang nangyari. Naramdaman ng pastor ang bigat na naramdaman ni Eddie sa mga oras na iyon. Hindi na niya kinaya ang kanyang konsensya na kanyang daladala sa loob ng ilang dekada. Sa tulong ng mga abogado sa Ohio Innocence Project ay nag-file sila ng petition para sa panibagong trial sa ngalan ni Ricky at ng magkapatid na Bridgman. Nag-imbestiga ulit ang Ohio Innocence Project at nalaman nila na may dalawang tao rin palang sospek sa insidente. Ngunit itinigil ng mga pulis ang imbestigasyon nung itinuro na ni Eddie si Ricky at ang magkapatid na Bridgman. Noong November 2014 ay nagkaroon na ng trial. At doon, sinabi ni Eddie na wala siyang alam sa tunay na nangyari. Ang lahat ng kanyang sinabi noong 1975 ay puro kasinungalingan lamang. Sinabi ni Eddie sa judge na nasa loob siya ng bus nung may narinig siyang putok. Ang bus ay medyo malapit lang sa pinangyarihan ng krimen, ngunit hindi niya talaga nakita kung ano ang nangyari. Ngunit dahil sa narinig niya sa mga tao sa daan na si Ricky at ang magkapatid di umano ang may gawa, ay iyon na ang sinabi niya sa mga pulis. At dahil sa bata pa lang siya ay akala niya na tama na ang kanyang ginawa. Akala niya ay makakatulong siya sa biktima at sa mga pulis. Ngunit kalaunan ay nakonsensya si Eddie dahil hindi naman talaga siya sigurado na si Ricky nga ang may gawa. Kaya gusto na niyang mag-back out. Dinala di umano siya ng mga pulis sa isang kwarto at sinabing dahil bata pa siya para makulong ay ang kanya na lang mga magulang ang kanilang ikukulong dahil sa perjury o pagsasabi ng hindi katotohanan dahil nga nagba-back out siya. At dahil sa takot na makulong ang mga magulang, ay nagawang ituro ni Eddie ang tatlo. Dahil sa ginawang pagtatapat ni Eddie, ay napatunayan sa husgado na si Ricky, Wiley at Ronnie ay mga inosente.
kaya dinismiss ng prosecution ang charges laban sa kanila at pinalaya na sila. Pagkalipas ng 39 years, 3 months at 9 days ay nakalaya na sa wakas si Ricky Jackson. Nakulong siya sa edad na 18 years old at nakalaya siya sa edad na 57 years old. Ito na ang pinakamatagal na nakulong ang isang inosenteng tao sa kasaysayan ng US sa mga panahong iyon. Sa paglabas ni Ricky, ang una niyang gustong gawin ay ang makita si Eddie Vernon. At talaga namang makaantig damdamin ang kanilang pagtatagpo. Nagkamay at nagyakap silang dalawa at umiyak si Eddie. Hindi siya makapaniwala na nakuha pa siyang yakapin ni Ricky sa kabila ng kanyang ginawa. Sobrang nagsisi si Eddie sa kanyang nagawa. At talaga namang nakakamangha ang ipinakita ni Ricky. Dahil sa halip na magalit o saktan niya si Eddie, ay nagpasalamat pa siya rito dahil sa katapangan niyang ipagtapat ang katotohanan. Alam niyang hindi rin naging madali iyon para kay Eddie. Ayon kay Ricky, si Eddie ay biktima rin katulad nila. Hindi lang si Eddie ang nagpakulong sa kanila, kundi pati na rin ang mga abogado, pulis at ang buong sirang sistema. Pinatawad ni Ricky si Eddie ng buong puso. Ito di umano ang kailangan niyang gawin upang makapagpatuloy silang pareho sa kanya-kanya nilang buhay. Dahil dito ay gumaan ang pakiramdam ni Eddie at sa wakas ay magkakaroon na rin ng kapayapaan ang kanilang mga puso at isipan. Dahil sa nagkamali nga ang conviction kay Ricky ay binayaran siya ng State of Ohio ng $1 million noong 2015, $2.65 million noong 2016 at noong namang 2020 ay $7.2 million. At ito ang ginamit niya para makapag-umpisa ng panibagong buhay. Nakilala rin ni Ricky ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Lumabas siya sa maraming TV shows at nagbibigay rin siya ng mga speech sa mga conferences tungkol sa naging buhay niya sa loob ng kulungan. Nagbigay rin siya ng speech sa TEDx Talks. May naisulat ring libro tungkol sa kaso ni Ricky at ng magkapatid na Bridgman. At ito ay pinamagatang Good Kids, Bad City, A Story of Race and Wrongful Conviction in America. Ayon kay Ricky, maraming inosenteng nakakulong at marami sa kanila ang hindi makakamit ang hustisya. Maswerte na lang siya at nakuha niya ang sa kanya. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming page, make sure na mag-follow kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. Kung gusto niyo pang manood ng mga interesting videos tulad nito, i-click niyo lang ang mga larawan na naka-display sa inyong screen. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!